Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, itong huli, pinakahuling survey ng OCTA, nag-survey sila sa mga senador. Ngayon, tiningnan nila kung sino yung mga lalabas, kung magkakaroon daw ng eleksyon ngayon, sino yung ibuboto ng mga tao para sa Senado. Ngayon, kung titingnan, mga kabunyog, ito yung lumalabas na mga pangalan. Nangunguna si Erwin Tulfo, sunod si Bongo, Tito Soto, Amy Marcos, Bato, De La Rosa, Pia Cayetano, Isko Moreno, Ping Lacson, Bong Revilla, Francis Tolentino, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Willie Ong. Ngayon, ano ang nakakapangamba dyan, mga kabunyog? Ano ang nakakapangamba sa ganyan? Ang malinaw dyan, mga kabunyog, kung yung survey na yan ang lalabas sa 2025, wag naman sana. Kawawa ang bansa natin. Bakit kawawa? Sa ngayon, napakalaki ng issue ng China. Ha? Talagang binubuli na tayo ng China, sobra na. Ngayon, anong nangyayari, ha, mga kabunyog? Anong nangyayari? Tapos yan pa yung lalabas na mga senador. Ako, wala akong nakita dyan sa mga lumalabas na yara pangalan. Wala dyan yung matibay na ninindigan kontra sa China. Ha? Sa katunayan, karamihan dyan maka-China. Ha? Mga kabunyog, karamihan dyan sa mga nandyan na pangalan na di umano'y lalabas bilang senador sa survey ng OCTA ay mga garapalan, sagansarin na maka-China. O, pangalanan natin, si Bongo. O, si Amy Marcos, si Bato De La Rosa, si Pia Cayetano, mga ano yan. Kahit yan si Bong Revilla, si Francis Tolentino, si Lito Lapid. O, yung mga pangalan na yan, ano, mga garapalan yan na maka-China. Lalo na si Bato, si Bongo at si Tolentino, mga Duterte yan eh. Diehard Duterte supporters yan. O, ganun din si Bong Revilla, kasanggang dikit yan nila Bato. Magkakasama yan, saka si Bong Revilla. Ay saka si Bongo at saka si Bato. Magkakasanggang dikit yan, saka si Bong Revilla. O, ganun din si Pia Cayetano. O, kahit si Erwin Tulfo. O, wala tayo diyang kilala na ano. Ang medyo hindi masyado diyan na nagsasabi ng kanilang stand sa issue ng China ay itong si Manny Pacquiao, si Doc Willyong, si Isko Moreno, Tito Soto. Pero hindi rin 'yan mga ano, hindi rin 'yan mga matibay ang paninindigan pagdating sa China. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dapat sana tayong mga Pilipino, huwag na tayong bumoto diyan sa mga sagansaring maka-China na 'yan. Kung sa survey na 'yan, 'yan ang lumalabas, kawawa ang bansang Pilipinas. Ngayon pa lang sinasabi ko na. Kung 'yang survey na 'yan ay ganyan nga ang lumalabas parang lalabas na mga kandidatong senador sa 2025. Huwag naman sana. Ha? Huwag naman sana. Kawawa ang bansang Pilipinas, mga kabunyog, mga kababayan. Ako mismo sinasabi ko na. Hindi na tayo natuto. Dapat buboto tayo sa eleksyon sa 2025. Isa sa issue na pagbabasihan natin ang paninindigan sa issue ng China. At huwag tayong padadala sa kunwari ngayon, biglang nag-China. Nung laro ng basketball, naka-t-shirt kontra sa China. West Philippine Sea, si Bato, si Bongo. Huwag tayong maniwala dyan. Kaya lang naman yan, biglang parang naging kontra sa China ngayon, parang naninindigan sa West Philippine Sea kasi nga tatakbo sa eleksyon sa 2025. Pero sa kaibuturan ng mga yan, alam naman natin, si Bato, si Bongo, si Tolentino, lahat yan, mga China yan eh. Mga kabunyog, napakalaki ng at stake, napakalaki ng nakataya. Sa panahong ito, na talagang garapala na ang ginagawa sa atin ng China, dapat bumuto tayo ng mga senador na subok. Yung track record talaga nila ay malinaw na kontra sa China. Wala. Yung mga matitibay na kontra sa China, wala dyan sa dusi na yan. Pang 13 na yata dyan si Willie Ong. Wala dyan sa mga pangalan yan. Ang mga matitibay na kontra sa China,
si Nery Colmenares, si Attorney Luke Spirito, si Chiel Jokno, si Kiko Pangilinan. O yan, sigurado tayo. Yan, mga subok yan na kontra sa China. Yan sana dapat ang bubutuhan ng mamamayang Pilipino. Sana naman matuto na tayo. Di ba mga kabunyog? Yan sila Bato, sila Bongo, sila Tultulintino. Ngayon tahimik yan sa isyu ng China. Kunwari hindi sila nagsasalita kung ano, pabor sa China. At nung laro nga sa basketball, naka-t-shirt pa sila, West Philippine Sea. May mga panahon, naglalabas ng statement si Tultulintino, si Bato, si Bongo, parang ano sa China, parang kontra din sa China. Pero huwag tayong paluloko sa kanila. Bakit? Kasi alam natin sa puso, sa isip ng mga yan, China yan, tao yan ni Duterte. Tao yan ni Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Sila Amy Marcos, oh, hindi lang yan makaposisyon pabor sa China ngayon kasi tatakbo sila sa May 2025 elections. Magre-re-election sila eh. Di ba? Kaya mga kabunyog, ako, tulungan nyo ako sa krusada natin. Gawin nating issue sa election sa May 2025 ang issue ng China. Ha? Gawin natin. Kasi kapag ang Senado natin ay napuno ng mga maka-China, actually, mayroong sa dusing senador ngayon na nakaupo sa may dusi dyan na ano eh, kasi papalitan yung dusi sa 2025 elections, papalitan yung dusi. Pero yung dusi, nandyan na yan. Sa dusi pa nga lang na nandyan, marami na dyan maka-China eh. Oh, halimbawa, yung Villar, si Mark Villar, hindi China yan. Duterte yan eh. Oh, si Alan Peter Cayetano, nandyan pa yan. Oh, China din yan. Sila Angga, sila ano? Sila Gatchalian, oh, wala kang aasahan dyan. Sila Jewel Villanueva, wala kang aasahan dyan. Oh, ang malinaw lang dyan na kontra sa China, sila Cuco Pimentel, saka si Risa Hontiveros. Pero sa dusi na yan na matitira, marami pa dyan maka-China. Tapos dadagdagan pa natin ngayon, pipili tayo dito kung ito yung dose. O, sigurado tayo, sa gansaring maka-China, Bongo, Bato, Tulintino, Amy Marcos, Pia Cayetano, Bong Revilla, o, sa gansaring maka-China yan. Hindi man sa gansaring maka-China, pero pwede pang mahatak na China rin yan. Sino yan? Tito Soto, Erwin Tulpo, Isko Moreno, Ping Lacson, ha? Lito Lapid, Manny Pacquiao, ay wala, mga China din yan eh. O, bakit pa natin dyan sa nandyan na duse? Paano mga kabunyog? Kapag yan pa rin ang ibinuto ng mga tao, wala na ang bansa natin. Talagang ibibinta na natin sa China. Huwag na tayong mag-isip na tayo'y hindi mahahawakan ng China. Huwag tayong palilin lang kila Bato, kila Bongo, kila Tulintino. Ano lang yan? Nananahimik lang yan ngayon na hindi masyadong pumapabor sa China kasi nga magre-re-election sila. Oh, pero sa buong anim na taon ni Duterte, sila Bato, sila Bongo, sila Tulintino, sila Amy Marcos, China na China yan. Sila Bong Revilla, China na China yan. Di ba? Kaya tayo dapat, mangampanya tayo. Nakakabahala itong survey na ito ng Okta eh. Ha? Kasi nag-survey ang Okta. O, ang lumalabas yung dosi na yan. Ay kung yan ang dosi na yan ang lumalabas, yan ang magiging mga senador sa 2025, ay kawawa na ang bansa natin. Mga kabunyog. Tapos yung mga totoong kontra sa China, wala man lang, hindi pumapasok sa duse. Si Nery Colmenares, si Luke Spirito, si Chiel Jokno, si Kiko Pangilinan, yan, mga matitibay sana yan na kontra sa China. Suportahan natin mga kabunyog ang mga kandidato ng oposisyon. Dapat maraming manalo sa 2025 elections, oposisyon. Hindi ba natin naiisip na kailangan nating pumili ng mga senador na kontra sa China dahil napakalaki na ng issue ng China ngayon?
Halos kada linggo may issue tayo sa China. Tapos ang ihahalal pang mga senador maka-China, wala na. Kawawa na ang bansa nating ito. Talagang sasakupin na talaga tayo ng China. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, dapat sa election sa May 2025, gawing issue ang issue ng China. Ibuto yung mga totoong kontra sa China. Yan po ang ikampanya natin, mga kabunyog. Itong survey na ito ng OCTA, kung totoo man ito, mga kabunyog, dapat maging eye-opener ito sa atin. Huwag natin payagan ito. Labanan natin itong mga di umano'y lumalabas sa survey, na ano daw, ito daw ang mga front runner sa survey. Mga kabunyog, lalo tayong dapat magtulungan. Palakasin natin ang oposisyon. Labanan natin ang mga itong mga nakapangalan diyan. Ha? Yang mga nakapangalan diyan na malinaw na mga tao ng China, huwag nating iboto yung mga yan, mga kabunyog. Lalo na ngayon, ang linaw-linaw na ginagawa ng China sa atin, tapos ang Senado, ang ilalagay natin, mga maka-China, kailangan natin ng Senado na maninindigan para sa bayan. Kung yan ang mga senador na uupo sa 2025, wala nang pag-asa ang bansang ito. Kaya mangampanya tayo, mga kabunyog, gawin nating issue ang issue ng China sa eleksyon sa May 2025. Ikampanya natin na huwag butuhan ang mga kandidato. Yan o, kita nyo sa picture o. Yang mga yan yung mga sagansaring China, tao ni Duterte yan. Si Bongo, si Bato, si Tolentino. O. Nakakalungkot na sabi sa OCTA survey, sila pa yung nangunguna. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, ito lang ang ating topic ngayon. Pinapakita ko lang na hindi talaga tayo pwedeng manahimik. Dubli tayo sa pag-educate sa ating mga kababayan na huwag butuhan ang mga kandidatong maka-China. Ha? Mga kabunyog, huwag nating hayaan sila na makapagkunwari at makapanlinlang. Kasi sa ngayon, sila Bato, sila Bongo, sila Tolentino, nagkukunwari yan eh, nanlilinlang yan. Hindi sila masyadong pumapabor sa China. Kunwari pa nga, kontra sila sa China, may mga t-shirt pa ng West Philippine Sea. Pero dapat i-expose natin sila na sa totoo lang, mga maka-China naman talaga ang mga yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.